Yan, so okay na siya mga kajetik. So, di na tayo nag-repair. Ginawa natin is nagpalit na lang tayo ng ibang power supply. Kumusta mga kajetik? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya J Technology. So sa video ito ay mag-ayos po tayo ng isang DVD player. Which is ang problema niya is wala ng display, so wala ng power. So papakita ko sa inyo mga kajetik yung problema niya. Ayan, bubuksan muna natin to. So kapag walang power mga kajetik, so dito tayo mag-focus sa power supply side niya. Ayan, so ito po yung power supply side niya. And then tatanggalin muna natin to siya para matingnan natin. Ayan, so ito siya mga kajetik. So sabog po yung sumabog po yung tuklap na yung parang may short siya mga kajetik. Shorted po yung power supply dito, kaya yung tuklap yung circuit niya. Ayan, so ang gagawin natin mga kajetik is magpapalit tayo ng power supply. So try natin siyang palitan ng power supply ng ibang klaseng DVD player. Ayan, so medyo malaki-laki yung problema dito, so di na natin to ayusin. Try na lang natin ikombinar mga kajetik. So meron naman siya dito marking. Ayan, so meron siya mga marking dito kung ilang volts ang sinusupply dito sa kanyang board sa kabila. So try lang natin siyang palitan ng ibang power supply. Meron ako ditong isang DVD player mga kajetik. Ito siya. Ang problema lang dito is iba yung mounting niya, pati yung connection niya. So sa dito na player, yung isa. Ayan, so tatlong wire lang siya. Pero dito sa pagkukunan natin ng power supply board, ito siya mga kajetik, apat na wire. Yan, so try lang natin i-modify ang wire na ito para gumana ulit, kasi wala na tong player nito, pero okay pa yung power supply niya, power supply board. So gagamitin natin to dito sa kabila. Ayan, so tatanggalin muna natin to. Ayan, ito siya mga kajetik. So yung power supply na tinanggal natin, kung i-compare natin siya dito, so magkaiba talaga. Pero kung i-compare natin yung kanyang power supply, so dito meron siyang out na positive 12 volts, meron din siyang negative 12 volts, ground at saka 5 volts. At dito naman merong 5 volts, ground, positive 5 volts. Pero titingnan natin kung alin ba dito yung out na ginagamit lang. So ikabit muna natin tong wire, kasi kahit marami yung terminal dito, tatlo lang na wire ang nakakonek. Press up muna natin mga kajetik. Ayan. So ang nakakonek dito is mayroong negative 12 volts. Ayan, makikita ba sa camera? So mayroong negative 12 volts at positive 5 volts, and then yung ground. So tatlo lang dito ang ginagamit kumpara dito na apat. So meron naman siyang 5 volts ground at meron siyang negative 12 volts. Yan, so try natin i-improvise mga kajetik kung gagana ba yung player natin na papalitan natin ng ibang power supply board. Yan.
ang gagawin natin mga kajetik, since ito yung kanyang power supply and then ito yung para sa audio niya, ito yung nagsusupply dito sa board, and then dito natin ikabit yung 220 volts. Ayan, so ang gagawin natin is yung audio, parang kakasya lang naman yung ano, yung audio ng player, so kakasya lang siya dito. Ayan, so okay siya. Pero ang problema mga kajetik, yung existing na ano, connector, so medyo mahaba siya. Ayan, so gagawin natin is i-improvise natin siya. So meron tayong isang connector dito, try natin kung okay ba siya. So okay naman. Ayan, so i-improvise natin siya mga kajetik. So trace up na lang natin yung ano, yung voltage dito at saka yung voltage na nakasupply sa mga wire na ito. Ayan, so i-coconnect na lang natin isa-isa para hindi tayo malilito. Ayan, so sa pag-trace up nito mga kajetik, so ikabit muna natin dito sa ano, itong sirang power supply board, and then trace up natin itong mga wire at ikakabit natin siya base sa ano, sa boltahe na kailangan sa bawat wire na ito. So itong una, ayan, so itong una mga kajetek, so 5 volts positive 5 volts yung kailangan niya. Ayan, so puputuli natin to. Ayan, so dito sa kabila press up din natin tong 5 volts. So ang 5 volts dito sa kabila is nandito siya sa, ayan, nakita ba? Ang 5 volts dito sa kabila, ayan, so dito siya sa pinaka last. Ito yung kanyang 5 volts. And then yung kasunod dito, yung ground at saka yung negative 12. Ayan, so tatlo lang naman yung kinakailangan dito sa ano, existing na wire. So tatlong wire lang to. So itong pinutol natin, dito natin to i-connect sa ano, sa 5 volts. Ayan, so pagdugtungin natin tong ano, wire na ito. So ito yung positive 5 volts mga kajetik. And then next is itong kasunod is ano to, ground. Ayan, so puputulin din natin to. Ayan, at hahanapin din natin yung ground dito sa power supply, which is kasunod siya sa positive 5 volts. Ayan, ito siya mga kajetik. So habaan lang natin ng konti. Ayan, so i-connect din natin siya dito. Ito yung kanyang ground. And then ang pangatlo mga kajetek, so titignan na naman natin. So negative 12 volts. So ang pangatlo ay negative 12 volts. Ayan, so hanapin din natin yung ano, negative 12 volts dito. So magkasunod lang sila mga kajetek, 5 volts ground, negative 12 volts. At itong isa bakante lang to kasi hindi na kailangan ng positive 12 volts ang board na ito. So open lang to siya mga kajetek. So puputulin lang natin. At ikabit natin tong negative 12 volts. Ayan, so temporarily nakunik natin na siya mga kajetek. So bago natin siya i-fix, testing muna natin siya kung gumagana ba siya. So para hindi tayo mag-short, para maiwasan natin mag-short, so lagyan muna natin siya dito ng
insulator. Ayan, so ilagay muna natin siya dito. And then pagkatapos ay kabit natin tong ano, tong power supply. Ayan. And then ito secure natin to para hindi siya mag short circuit. Ayan, so plug natin siya mga kajitek at para matest natin kung gumagana ba itong power supply na ito na mula sa ibang DVD sa power supply na ito. Ayan, so plug muna natin siya mga kajitek. Ayan, iyon natin siya mga kajitek. Ayan, so kung mapapansin nyo mga kajitek, so umilaw siya at iniikot-ikot na yung ano para sa DVD niya. So may display na siya mga kajitek. Ayan, notice. Ayan, so gagawin natin is hanapan natin siya na paraan na ma-fix siya kasi medyo may kaibahan po sa mounting ng dating ano power supply board niya. So gagawa natin siya ng paraan na hindi yung circuit niya ay hindi mag ano mag-touch dito sa body ng DVD player para hindi po magkaroon ng ano short circuit. And so may power na siya mga kajitik. Ayan mga kajitik, testingan natin siyang lagyan ng CD para matest natin kung gumagana na siya mga kajitik. Ayan, so power on muna natin siya. Ayan, so open pa itong mga wire dito mga kajitik. So mamaya na lang natin siya i-fix. Ang importante ay maipakita natin na okay yung ginawa natin. Ayan, so nag-power on na siya. And then, buksan natin to. Ayan, so i-close natin. Ayan, so umikot na yung CD natin mga kajitik. Ayan, naglo-load na siya. Ayan, so nag-reading na yung ano, yung laser sa DVD at nag-countdown na yung ano, timer. Ayan, so okay na siya mga kajitik. So ganun lang kasimple yung ginawa natin. Pinalitan lang natin siya. Ito yung ano, nasira na power circuit board ng ano, DVD player. So may pumutok dito. So ginawa natin, hindi na natin tinoise up kasi meron naman tayong extra power supply sa ano, lumang DVD natin na gumagana pa. So gumagana pa yung kanyang power supply pero yung dito sira na. So kinuha natin yung ano, power supply at kinabit natin. Ayan, so okay na siya. Ayan, try natin ulit. So okay na siya mga kajitik yung power supply. So tinoise up lang natin yung ano, yung voltage niya kasi hindi magkapareho ng socket. So ayan, gumagana na po siya mga kajitik. Kung mapapansin nyo, ayan. Ayan, so okay na siya mga kajitik. Nagawa natin ang paraan yung ano, yung sabog na power supply. So di na tayo nag-repair. Ginawa natin is nagpalit na lang tayo ng ibang power supply. Ayan, so kung bago pa lang kayo sa aking channel, sana po ay mag-subscribe na kayo. At kung meron pa kayong mga katanungan, comment nyo lang doon sa ibaba. At pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago ko pang i-upload na videos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.